kahapon about Mary Del Mama and Trata being a singer. Kinwestiyon. Sobrang daming nag-react, of course. Nagkagrian, akala ko tapos na yung kagabi kasi nakatulugan ko na lang pagbabasa ng mga exchange comment sa social media. Pero yes, hanggang umaga, dito pa. Napag-uusapan pa rin. At ang account kahapon ay nadagdagan pa ng mga taong talagang kine-question si Mama and Trata. Inggit lang yan. Kung nga hindi yan inggit, anong tawag dyan? O diba? Kung ang pinagsusulong ninyo ay Liza Soberano, mabait na bata yun, guys. Ayaw mo talaga, makahanap lang kayo ng pangalan para pag-awayin si Maymay at iba pang mga artista ay talagang pinagdidiinan nyo na. Ewan ko ba kung itong account na ito ay talagang totoong account ito o gawa-gawang account lang ito. Kasi nga, dahil ito, nag-iinit naman ang pangalan ni Maymay dahilan sa ito nga. At dumadami na naman ang kanyang family from hindi nga ina-expect na yung Otodedma ay mag-peak on number one sa Peru. It's hindi nga natin akalain na ganun yun. Tapos biglang nandyan kaagad, di ba? Mas malakas pa nga ang Otodedma sa Peru kaysa dito sa United Arab Emirates. So, it was kagulat-gulat. Kaya siguro dahil nandyan sa medyo lumawak na itong music world ni Maymay from Philippines to yung mga nakasanayan natin, Hong Kong, Singapore, United Arab Emirates, nadagdagan pa ng Peru, di ba? So, talagang naloka sila. Ito, question. Aba, singer ba yan si Maymay? Hindi naman yan singer, pero hindi nyo alam. Hindi kayo nag-ano eh. Hindi naman kayo nanonood ng PBB noon. Hindi nyo napanood yung mga episodes noon na talagang nagsusulat ng kanta si Maymay. Hindi ba niya mabuo ang baliw na baliw? Kung hindi siya composer at may mga kanta pa siyang nagawa niya. Oo, aminado siya na kumakanta siya pero hindi siya yung talagang hindi niya alam kung ano talaga ang boses niya. Pero it doesn't mean hindi siya marunong kumanta, guys. So, ewan ko at anong pinagpuputok ng boot scene nila at talagang pinag-iinitan si Maymay. O sige, basahin na natin tong comment para matapos-tapos na tayo kasi nga, Diyos ko Lord, kayo na ang mag-judge kasi hindi ko po maintindihan bakit napunta tayo dito sa pag-question sa kakayanan ni Maymay kumanta. Hanggang sa from kumanta, ay umabot pa tayo sa pag-aarte yung acting. Kaya eto po at unahin muna natin to ha. 21 minutes ago, sabi ni Maymay Otodedma, Maymay has respect in music. That's why she works hard to enhance her talent. Liza has no respect on the love team culture, but keeps on talking about it because she has nothing more to talk about. A big difference. Kasi nga itong si DBNKR, TMG Lomanjola, Minjolo, Menjola. Hirap ng pangalan mo, ha? Ma'am or sir. Sino ba ang kanyang naka-profile pic dito? Oh, si Catriona Gray at saka si Sam Milby. Sabi niya dito, okay lang yan. Yan lang. Yan ang lingwahe niyo eh. Ganun talaga siya na ipagtanggol mo na ulit lodi mong ingrata. Pinag-feshtahan na walang utang na loob kasi karma. Hayun ang nasagot ng isang Jack Frost sa isang DBNKR na talagang ang ano naman niya dito, ang call out niya dito ay sabi niya hindi saan ba? Sabi niya dito, kayo ba ang nag-push na siya ang gaganap sa Catriona sa MMK? Ayan, hindi po ang fans ang nag-push niyan. Kasi ang nag-push niyan, ang nagsabi, ang may sabi mismo niyan ay si Miss Catriona Gray. Sabi ni Maymay Otodedma, seriously, it is so ironic. Then an English speaking idol has fans who can't comprehend a single English statement ni Catriona Gray. Where the hell
in Katrina's I Pick Mamay and Trata implies that the fans were the one pushing it. Hindi po fans, mga kaibigan, kasi binasa ito ng fans ni Maymay sa mismong statement ni Miss Katrina Gray. During an interview with Push on July 25, Miss Universe Philippines 2018, Katrina Gray was asked to choose an actress to portray her if she'd be given a chance to have her life story featured in longest running drama anthology. Maalaala mo kaya, in fact, nasarado na nga ang maalaala mo kaya, di ba? I'll Pick Mamay Entrada. She's kind of goofball, a little bit like me, she replied. So, it wasn't the fans who pushed that Mr. DB and KR. It was Miss Katrina Gray. So, okay, deal na tayo dyan, done na tayo. O, di ba? Sabi ni wala doon ang favorite. Why not mag-guest si Maymay sa ibang network? Pwede naman siguro guest lang naman. May partnership collaboration naman na sila, diba? So, hindi natin alam yan. Is it because you want to check kung kaya ni Maymay? Kaya ni Maymay yan. Walang hindi kaya ang isang Merida Maymay ang trata. Kasi lahat kaya ni Maymay. At lalo na pinag-aralan niya ang mga bagay-bagay na kanyang susuungin. So, walang imposible sa isang Maymay ang trata. So, go back tayo sa music ni Maymay and let's not argue about Maymay's acting. Kasi nga, hindi niya priority yan sa ngayon. Ang sabi niya, mag-focus muna siya sa singing niya, sa music niya, and then yung weakness niya, pinag-aaralan niya yung pag-aarte. Kasi yun yung susunod niyang gawin. So kung ang inoworry ni DB and KR ay ang pag-portray ni Maymay sa life ng kanyang idol na si Katrina Gray, hindi na mangyayari kasi wala na pong maalala mo kaya. So, let's not talk about that. It's past and past and past. Dumating na po tayo sa present generation at papag-usapan na lang natin ang future. So, ang future ngayon ay pag-usapan natin, ito munang magandang future na alam natin na kinikinita naman natin talaga na maganda ang future ng musika sa buhay ni Maymay. So, yes, let's go. Music Artist Philippines, musikang Pilipino best-selling tracks on the week via iTunes Philippines. Una dito ay ang Uhaw ng Dilaw Band. Pangalawa ay ang Autodead Maymay Maymay Entrata featuring Wozuk. Number 3, Makabugera. O yan na, binibili pa rin ang Makabugera in the third spot. Pasilyo ni Sunkissed Lola. Lisa ng Vilmark. Alapaap ng Eraserheads Philippines. Bawat Daan I'm Stephanie. Pakiusap Lang Josh Collian. So yes, mga kaibigan, ang solid naman ng Uhaw, ilang weeks na ito number 1. Tibay ng Uhaw, number 1 pa rin, sabi nila. Deserve ng Dilaw ang ganyang, ang ganda ng song. So, di ba? So, na questions tayo about that. Of course, kakalabas lang ng Autodead. So, leave the top spot to Dilaw Band. That's alright. No problem with that. But then, well, mga kaibigan, congratulations, Maymay. Your Autodead is on top 2. And number 3 ay ang Amakabugera na hanggang ngayon. Binibili pa rin ang track mo sa Music Artist Filipino's Best Selling Tracks po yan na base na status, mga kaibigan. So, a big congratulations to Autodead. Top 2 na po siya sa Best Selling Track sa iTunes. So, ayan. Magandang ano po yan, sign, o, diba, ng pagtanggap ng mga tao sa kanta mong Autodead ma, o, diba? But wag ang mga solid o kaya dating may fans, kasi may mga resibo mga yan, kasi hindi sinungaling, hindi fake kapag inagrabyado mo ang idol namin. Intendez, ayan, ang sagot niya yan sa mga pang-aaway kay Merida Maymay ang Tata. And to those people who are questioning about her singing ability, huh? O, diba? Her talent, kasi nga, diba, yung mga yan, magulat ka na lang, may inilalabas pa rin mga video and mga clip na hindi ko alam kung saan pinagtatago. Kasi ang alam ko, every time na mag-clean ako ng aking system, ay sinasarado ko lahat at dinidelete ko ang dapat i-delete. Pero itong mga followers ni Maymay Entrata, at hindi ko alam saan itinago sa mga baol nila ang mga clips, kaya hindi mo talaga sila malalabanan na kung anong bashing mo lang, kung sino ka mang basher ka, kasi may mga resibo yan. O, diba?
Ayan. So, may question pa ba kaya itong basher na ito about my being a good singer? Nako naman. Pero yes, mga kaibigan, kung wala na siyang question at alam kong pag-uusapan pa yan, kung hindi matapos yan ngayon, ba, may bukas pa yan. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo pa rin pag-usapan. Mas masaya tayo dyan at mapag-usapan natin ang galing ng isang Meritel, Maymay Entrata. Maymay was on YouTube 1.4 million views. Ang kasi ang ipinost ni Alt GMA na video clip ng maliit na video clip ni Maymay with Wusok is now having 1.4 million views na po itong kanta na po na. Yan po ang gamit din ni Rock Santos and Starpop Philippines. So yes, no wonder aabot yan ng 1.4 kasi nga ang ganda po ng paggagawa. Sabi ko kasi noon, noong unang reaction ko dito, medyo hindi ako natuwa doon sa unang ano kasi pag-change ng picture na parang nasa room lang siya, na doon lang siya. Yun pala ang rason noon ay boxingera pala siya doon. Ay my goodness me. Kaya pala ganoon ang setup kasi may pagka-boxingera siya doon at nakikipaglaban sa mga basher at mga criticismo ng mga bashing na yan. Ay naku, ewan ko na lang. Pati ako ay nabubulul-bulul na. Next po ay pag-usapan natin itong pagka Ay naku, basahin ko lang to guys. Let me basa this one ha, kasi nga po nakyutan lang ako. Now, sabi ni Drizzle, si Miss Universe Katrio na lang naman ang nagsabi na she wants Maymay to do her MMK. We're thankful for that, kahit pabiru man yun or seryoso. At least Maymay is her first choice. O diba, medyo nairita siya doon. But yes, let's talk about good news. Mga kaibigan, let's talk about Otodedma and YouTube status. YouTube, ang sabi ni YouTube sa oras na ito, ang Otodedma ay nasa, tadaan, ayun, sakto nga ako, nasa 414,000 views na ito as of this moment. Sa mga oras na to, yan po ang kanyang bilang ng views. Ang kanyang lyric video ay meron itong 128 votes. Kung kaya, patuloy lang po tayo sa pag-play ng mga songs ni Maymay Entrata. And Maymay Entrata, naku, panoorin nyo na lang ang mga videos ni Maymay sa YouTube world. Type Maymay Entrata at makikita nyo ang mga kanta ni Maymay na naka-feature sa ABS-CBN Star Music. Or you can even check Maymay's YouTube channel at makikita nyo doon ang mga kanta ni Meridel Maymay Entrata na pinaghirapan niya yan, pinag-aralan niya yan, at pinagtiyagaan niyang aralin ang mga kanta na yan dahil alam niyang maganda ang mga lyrics ng kanta. At ang mga kanta na yan ay speaks about, o diba, herself, lalo na yung Ama Kabugera and Otodedma. Otodedma speaks about ignoring those bashing, o diba? So yan po ay pruweba na meron po siyang kakayanan, kasi hanggang ngayon ay tumataas at tumataas pa rin ang bilang ng mga views ng mga kanta niyan sa YouTube channel. Ito po ah, balik na tayo dito kay DB NKR, parang umuusok ang ilong ko dito eh. Sabi niya, sabi ni Jack Frost, sagot niya ito kay DBNKR na tinatanong ang acting skills ni Maymay, na sabi ni Maymay diyan ang weakness niya. Pero ito ang sabi ni Jack Frost, ew, talaga tong fanay ni Ingrata. Yung hindi kaya depensa na iludin niya, kaya nagdadrag na lang ng ulit ng ibang artista nga naman. Lahat ng project niya so far ay galing pa sa ABS at kay UG, na hindi man lang nakiabot ng pakikiramay ang Ingratang tunay sa may namatayan kasi itong si Miss UG. Kaya guys, medyo
nasaktan din syempre yung iba dahil hindi daw nagpaabot ng simpatiya itong si Miss Liza Zambrano. Pero whatever the reason is, itong fanay na ito ni Miss Liza Zambrano, sinisira mo lang ang pangalan ng idolo mo. You're not protecting her, but you are pushing her more to down to the grave. So stop doing that because nobody is arguing anything in here. Kaya nga itong mga my family ay talagang napasubo na lang ito kasi ayaw nilang talagang ginaganyan, binabash ng basta-basta si Mama Entrata, lalo na kapag kine-question ang kakayahan ni Mama Entrata. So don't do that anymore. Stop doing it and you better stay away from social media for now kasi nga hanggat bubuksan mo yung social media mo, mapapasagot ka talaga sa mga isasagot ng mga family ni Maymay Entrata. So stop bashing Maymay and Maymay, hindi ka naman inaano ni Maymay, I think, at hindi rin inaano ni Maymay si Liza kasi alam namin na magkaibigan yan sila at alam namin ang respeto nila sa isa't isa. So stop it. I know Otto Dedma song speaks about Maymay. Pero alam mo yung mga fans ni Maymay, hindi yan makatiis hanggat hindi nila makikitang patas ang nababasa nila at hindi talagang inaaway ang isang Meridel Maymay Entrata. So stop because you are not funny anymore. You are annoying now, o diba? So Alexander Lexa Jules, yan muna ang sagot ko dyan sa pambabash kay Meridel Maymay Entrata. Stop. You are not healthy sa career ni Liza Zambrano nor kay Maymay Entrata. You are such a toxic fan. Alam mo gusto mong protektahan pero hindi mo na protektahan, mas sinisira mo ang pangalan. Alexander Lexa Jules, magandang umaga. Cut.